Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot! Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede rin magkapalit kasi connected ka sa kanya. Hindi ko mapigilan ang feelings ko para sa iyo. Mukhang may admirer ka. Handa na ako na pakawalan ang third person. Teka, tama ba yung pagkakaintindi ko? Baka yung legal lang tinatawag mong third person, ha? Ay, tatlo na siya, kaya kukunin na natin ito. Bakit mo ako iniiwasan? Oh, malamang ganun nga. Ito yung third person. Iniiwasan ka na. May nagawa ba akong mali? Maniwala ka sana. Kung may problem yung relasyon, huwag na maghanap ng damay. Ayusin mo na muna. Kapag hindi talaga effective, magkakahiwalay talaga kayo. Maghintay ka ng ilang taon, tsaka ka makipagrelasyon. Kumuha ako ng konting cards para i-reverse, para maging balanse yung reading natin. Alamin muna natin kung ano yung feelings mo. Mamaya yung patungkol sa person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang feelings? Ang unang card ay the devil. Ang ibig sabihin nito ay huwag mong igapos yung sarili mo sa sitwasyon na hindi ka naman na masaya. Meron kang paraan para maging malaya sa toxic na situation. Ano man ang estado ng relasyon mo, huwag mong hayaan na gamitin ka para lang sa physical contact nang mapunan yung kagustuhan ng person. At saka malalaman mo mismo sa behavior ng person. Hindi niya kasi may tatago yung totoo. Ito yung dalawang cards para sa The Devil, 3 of Cups at 8 of Swords. Ibig sabihin na kahit na nagkakaroon ka ng problema sa buhay mo, may mga taong sumusuporta sa iyo, family mo o kaya mga kaibigan. At ang advice ng cards na ito ay mas pahalagahan mo yung sarili mo. Matuto ka rin na tumanggi kapag kaayaw mo. Kapag kaayaw ka ng ibang tao, huwag mo nang ipilit yung sarili mo kasi mas lalo ka lang madedepress, may stress, at saka masasaktan. At saka may mga tao talagang walang pake at lalong walang pasasalamat kahit na marami ka nang naitulong or magandang nagawa dun sa person. Lalo na't alam na alam ng person na ito na palagi ka andyan para sa kanya. Ang ilan sa inyo, yun yung weakness mo. At saka hindi mo kailangan i-chain ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede ka naman kumawala kahit yung person na involved. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang advice ng mystical card para sa iyo.
At saka i-add ko lang na huwag mong isakripisyo yung sarili mong happiness. It's time to play. Ibig sabihin nito guys ay masyado ka nang nagwo-worry o kaya yung nagpupursige. Ang bigyan mo naman ng atensyon ay ang sarili mo o kaya yung balansehin yung sitwasyon na kinakaharap. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang naiisip ng person mo sa iyo. King of Cups. Itong person mo, kapag ka nagpapakita siya ng interes o kaya pagmamahal, na ibabalik sa kanya. Single ka man or nasa relationship, maganda yung magiging umpisa ng relasyon nyo. Lahat ng effort niya ibibigay niya. At saka ipapakita ng person na ito na passionate siya, makikinig siya sa'yo, at saka yung pagiging pasensyoso. Ngayon guys, kukuha tayo ng dalawa pang cards para malaman pa natin kung ano ibig sabihin bakit ipinakita itong King of Cups. Sa mga single, magtatagal yung relasyon nyo ng person. Kumbaga, pakikisamahan mo siya. Pero sa mga nasa relationship, magpapakasal kayo. Three of Swords and King of Wands. Itong mga cards na ito ay connected sa The Devil na pakiramdam mo. Kasi ang ilan sa inyo nagkakaroon ng mahirap na issue o kaya situation. At ang advice ng cards na ito ay panatilihin yung malakas ang loob mo at saka maging confident na malalagpasan mo itong mga challenges na ito. Kasi ang ilan sa inyo makakaranas ng betrayal, delay sa relationship, at saka yun bang bigla ang kaguluhan or kalituhan sa relasyon. At sa ganitong situation, ang advice ng mga cards ay maging kalma at saka maraming makakatulong sa iyo sa stress or problema na kinakaharap mo. At saka ang advice pa ay huwag mo nang dagdagan pa yung problema na kinakaharap mo. Resolbahan mo muna yung nangyayari ngayon. Lahat naman tayo may kahinaan at saka may problem sa buhay. Kaya nga binibigyan tayo ng mga paraan ni God na para masolusyonan ito. Halimbawa, isip mo, yung pakiramdam mo, yung mga tao sa paligid mo. Ayan, change is coming. Ang ibig sabihin nito na ang guide mo ay nakasuporta sa'yo sa mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo na magpapasaya sa'yo at magbibigay ng oportunidad. Sa mga cards mo na ito, pinapakita na ang ilang earth sign ay mabait ka talaga sa person mo. Gusto mo muna siyang maunawaan bago ka magkaroon ng desisyon kahit na nasasaktan ka na. Ang ilang earth sign naman ay kilala mo na yung person mo eh. Alam mo na ito yung desisyon niya. Kaya nagdi-desisyon ka rin para sa sarili mo. Maybe hindi pa ngayon yung desisyon pero base sa mga cards ay nagwo-worry ka na. Lalo na't ang ilan sa inyo ay may betrayal na issue na kailangan ng clarity at saka pag-uusap. Ngayon naman, alamin natin ang estado ng relasyon mo patungkol sa career, sa financial at saka sa health. Six of Cups, the Justice at Five of Cups. Unahin muna natin yung career. Ang ilan sa inyo sa career, may career ka man or wala, makakakuha ka ng suporta mula sa mga kaibigan mo.
ang ilan naman ay napagkakakitaan mo yung talent na meron ka. Pwedeng patungkol sa karir mo, negosyo, o kaya sa social media. Sa financial, dahil sa ang ilan sa inyo maganda ang karir, ay maganda rin yung dating ng financial sa iyo. At ang ilan naman ay matututo ng mag-budget dahil na rin sa mga hindi magandang experience sa financial. Ang ilan sa inyo sa health ay merong sitwasyon na nahihirapan kang tanggapin. Kaya ito yung nagiging dahilan kaya meron kang health issues. Halimbawa, depression o kaya stress. Para sa mga single, ang advice ng mga cards, kung gusto mo ng relasyon, kailangan yung same goal kayo ng potential person. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kahit na maraming problema ang pinagdaraanan, ikaw yung pinaghuhugutan ng lakas ng person mo. At para naman sa ilan na nasa relationship, ang advice ng cards, kailangan ng fair at saka respeto sa relasyon. Kailangan share kayo ng person mo sa responsibilidad, kumbaga may equality ba, para ma-maintain yung healthy na relasyon. Lahat naman tayo nagkakaroon ng pagkakamali sa nakakarelasyon. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan ng forgiveness or healing. Kasi para ito sa sarili mo, para makaka-move forward ka sa mga darating pa na sitwasyon, huwag kang magtambak ng problema sa isip at puso mo. Pero alam nyo guys, kapag nagkaroon ka na ng healing, hindi ka na katulad ng dati na madaling matangay ng emosyon. Magiging matatag ka, may understanding, makaka-move forward ka, at saka yung positive ang masaharapin mo. At saka may ilan na bumabalik yung past person. Yung nangyari sa past, kaya bumabalik yung past person, pinapaalala sa'yo na kailangan ng pag-iingat sa mga decisions. Para hindi na maulit yung mga negative na pattern sa nakaraan. Ito yung future, King of Cups. Pinapaunawa ng universe sa'yo na marami pang kakaibang mangyayari na experience sa buhay mo. Kaya kailangan mong magtiwala. Marami kang makikilalang person na mas magbibigay sa'yo ng inspirasyon at marami kang matututunan. Ten of Pentacles. Ang dami talagang pinapaalala sa'yo, no? Na marami kang na-encounter na hardship sa nakaraan. Kailangan ng wise decision para yung financial at career mo ay magtutuloy-tuloy yung success. At saka ang ilan sa inyo merong umaasa sa iyo, pwedeng person mo or family. The Death in Reverse, ang ibig sabihin, may mga sitwasyon na hindi mo pa kayang i-let go. Kasi naging malaki ng parte ng buhay mo, kahit na negative man ito. At saka umiikot lang yung reading natin na talagang ang ilang earth signs ay yung best mo ibinibigay mo sa person, pero ang sukli sa'yo, yung minimum lang. Lahat tayo, karapatan natin na itrato ng makatwiran. Yung timing kung kailan mo babaguhin yung weakness mo, nasa sa iyo yan. Pero naipaliwanag na ng mga cards yung mga nangyayari sa iyo. Yung mga bagay na hindi mo napapansin. Ito naman yung angel number mo. At saka siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. 0000
tells you that giving up is never an option. Keep moving forward. Affirm. Stop stressing. Something big is about to happen to you at the right time. The universe will give you what is yours. Type yes to believe. Eight, eight, eight. Powerful manifestation number. Success and progress.